Itong nakal lapida. Ito ng 86. She died. Sino yun? Bakit nandun yun? Oo ko. Patay si Jeff doon. Ganun, agarang ng tsura niya. Oo nga, ano? Parang iba yung tsura. Parang iba yung tsura. Video mo? Tarakis yan, kinikilabutan ako. Video mo? Oo, na-video ka ako. Parang saan iba? Japanese man. Bukong Japa kapon, na babae. May grabe kilabot ko. Saan siya papunta? Na-video ka ko siya. Na-video mo? Na-video ka ko. Sabi ko ni. Ang puti-puti, tapos dyan mukhang Japanese. Ba't ganun yung mukha niya? Ina niya ngayon. Ang sanggaling. Ang sanggaling. Ano mukha muna dito? Titignan na muna. Ihinto mo muna. Ina, huwag natin humingi. Sarang natin. Hindi, may kasama pa tayo. Kawawa na. Sino yun ah? Tignan nyo. Tignan, tanong muna sa kanila kung nakita nila. Ihinto mo muna. Oh my gosh. Iba yung mukha niya, ba't ganun? Parang nakikita ko sa mga horror. Malungkot si ate. Nakita nyo? Ha? May nakita kayong babae? Oo. Nakaitim? Na, bakit gan? Anong saot? Saan galing? Saan galing yun? Inayon, sa dyan, kayo makadaan, ayot kayo. Nandun pa ba? Lumabas na pusa. Saan galing yung babae? Pero anong sa tingin mo, tao yun? Hindi. Hindi siya tao? Tignan ko siya, mayroon dito, nawala eh. Ulul! Oh my gosh, nabidyohan ko siya. Narang ka sa loob. Nabidyohan ko siya? Ha? Nabidyohan ko, teka, check nat. First, welcome to my channel. This is Master G. Ito, special episode po. Sana samahan nyo po. Ito po yung mismong entrada papasok sa sementeryo. Dito po sa Bacolor, dito po sa Pampanga. So, ang kwento dito, lumubog itong lugar na ito at dito din po inilibing yung mga ibang namatay nung panahon na pagputok po ng Mount Pinatubo. Kumbaga, itong lugar na ito ay parang hindi naman totaling haunted pero makasaysayan. Dahil nga po sa pangyayari na masalimuot na nangyari dito po sa mga nilibing dito, yung iba na nalubog sa lahar o dahil nga sa pagputok ng bulk yung pinatubo, medyo nakakalungkot lang talaga na isipin na dito na po sila pinagsama-sama. Tinatawag po itong Campo Santo de Bacolor at napuntahan na rin po natin ito. Maglalagay po ako ng ilang video nung pagpunta ko rito ng araw para po bukod naman yung pagpunta natin ngayong gabi. So kung bago ka lang dito, please like and share. Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago natin video. Let's go! Oh my gosh! Ito na mga master. Ang lalim. Susubukan natin ngayon na mag-overnight. Oo. Hindi naman totaling overnight na kumbaga hindi lang tayo uuwi ng zero mga master. So ako lang mag-isa. Yan. Sana wala ko yung nakikita kasama ko. Ay. Ang gara ng ano, ng kwarto. Tignan nyo yun oh. Bakit parang nag-aapoy? Oh, hindi siya kwarto. Ito, wait lang ah. Alam ko kwarto siya. Para siyang nitso. Ito, way back, almost 1 year ago na yata, kung di ako nagkakamali, pinuntahan ko po ito. Mag-isa rin ako noon. Tapos, meron ditong isang simbahan sa loob ng sementeryo na ito na lumubog na. Yung tisa. Yan ang ginagamit talaga. Matibay itong batong ito eh. Ang natira na lang ay ang kanyang pinaka-tok-tok. Yung pinag-aanohan ng kampana, kamaster. Susubukan nating maka-cut on cam or may magparamdam or may marinig tayong boses or what. Yan. Bukod pa yan mga yan, ito na nga yung pinakabubong na nga ng musileyo eh. Oh, tignan nyo. Lumubog po kasi ang ano na ito.
sa Bacolor, Pampanga, itong pinakalugar na ito. Kaya yung iba dito, mapapansin nyo dyan, ay cruise na lang ang naiwan. Kumbaga, nilagyan na lang nila ng palatandaan na may nakalibing dyan. Tignan nyo ito, ha. Itong lapid, ha. Cruise ang apelido. So, yan. Kung titignan nyo siya, pinakabubong na yun ang Musile, yung mga master. Bakit minamoy ako naglulutong fried chicken? Charot. May gutom na siguro. Kumain naman na ako. So, yan. Susubukan natin ano. Kasi tignan nyo yung mga punto dito. Hindi na po siya nilagyan ng ano, mga date. Sobrang tatagal na din kasi. Marami magtatanong sa inyo. Bakit malayo pa yung Halloween. Wait lang. Malayo pa Halloween, puro ganito. Ito na po kasi yung content natin, guys. Hindi tayo basta-basta pwede magpalit ng content. Hindi ako makahinga. Wait lang. Parang walang hangin. Subuksan lang natin yung ating ano. Yan. Susubukan lang natin. Kasi tulad nito, minilibing dito 1986. Yan. Ano ito? Parang pinaka-bell. Ah! Ito na yung tuktok ng bahay. Oo, ng Musileo. Itong natira sa sobrang taas ng ano. Sa sobrang taas ng tawag dyan? Ng lupa, ng lahar. Kasi nga sa pagputok ng pinatubo mga master, katulad dito, tingnan nyo. I'm sure napanood na ng iba yung pagpunta ko rito ng umaga. Umaga kasi ako nung huli nagpunta rito. But nahirapan ako mag-ano. Gumagalaw eh. So iniwan natin yung motor natin doon. Curious ako sa mga nakalibing dito eh. Ito 1910 no. Tatanungin ako ng iba, bakit hindi ako natatakot mag-isa. Eh wala, ganun talaga. Kailangan kumita eh, charot. Wala akong kasama, pero parang pakiramdam ko ang daming tao dito. Ano nakatingin sa akin. So, hindi ako gumamit ng lapel ng mga master kasi mas gusto kong makadinig tayo ng kakaiba or what. Ito, puntahan natin yan mamaya, yun nasa gitna na yan. Ay, shucks, ang laking laking palaka. Puntahan natin yan, yung pinakasimbahan niya. May tunnel daw yan sa loob eh. Iwan ko lang. So, mga ano dito. So far, hindi masyado nakakatakot ng sementeryo. Ah, ito yung kanina. Dumalaw. Actually guys, kung napanood nyo dati yung ano, yung vlog ni Santino, o yung vlog, yung palabas ni Santino na may bukas pa, dito din po ginanap yun nung nagpunta rito si Santino, parang nagdasal yata siya. So dito po yun guys, papakita ko sa inyo yung pinaka-rebulto mamaya. Itong apat na puntod na ito. Try kong gumamit ng ghost app kung sakali. Kung meron tayong ma-feel na something. Ayan. Hintayin lang natin guys. Comment below ha, baka may mapansin kayo. Wala na ko lang energy. Parang hindi ko yata kayang mag-isa rito guys. Mag-overnight. Wala naman tayong tent. Maybe next time. Pero safe naman daw dito. Ito na siya. Ayan, may mga pantod sa gilid niya. Ito yung ano. Pinakaulo na lang ng simbahan ang natira. Grabe, no? Nailibing ng buhay yung simbahan.
Tapos yung kaninang simbahan doon sa harap na ginawa ko ng shots. For sure. Grabe, kala mo maaga pa. Iwan muna natin yan dyan. So, dito tayo sa park na ito. Ano yung pinaka ano na naiwan? Wala. Wala na talaga as in. Yung mga ano kasi, actually hindi na raw allowed dito talaga ng gabi, sabi ng mga nakausap natin. Kasi nga medyo delikado. Ito dito, ito yung guys oh. Grabe yan. Yan, ito yun. Dito nag-ano si Santino, si Sigel Marudo ba yan? Yan, ito yun. Yung kanyang pinag-anohan dito sila nag-shooting. Wala akong ano guys. Nag-ikot lang tayo, ka-explore lang. Wala ako sa mood mag-ikot talaga na ano. Ewan ko, pasensya na. Bigla ako nawala ng gana. Kasi, actually, hintay, kaya ako nagpunta ng Pampanga ngayon, ibablog ko sana yung isang mansion. Kaya lang, ibinalik daw nila yung may-ari, sa may-ari yung susi. Kasi, ginawan daw ng story, sinira pa yung mga ibang gamit dun sa mansion na yun, dito po sa Pampanga. So, hindi ko masasabi guys eh, kung ano eh. Medyo nawalan din ako ng gana kasi pag-asa ko, papayagan tayo. Kasi ang pangit guys. Ako, hindi ko sinasabing legit ako pero kayo na pong maghusga sa akin. Yung mga ginagawa kong vlog eh, anong nangyari? Nadadamay po yung ano. Investigator. Ayun oh. Tapos una shop. Ako ba yung investigator? Charot. Ano, nagarito yung may-ari ng mansion na yun kasi sabihin ko na yung mansion, Bilia Epifania. So, nagkuha lang ako ng shot. Ewan ko lang kung legit yung nakuha ko. Ikaw na, kayo na po ang bahalang humusga. Wait lang ah. Upo muna tayo dito guys. Siningal ako eh. Guys, ito oh, hindi siya nakikita sa camera. Teka nga. Lapit tayo sir. Ito siya eh. Ayan o. Oh. Nangingilabot ako. Ayan na. Ilan sila? Siya lang. Ayan. Ayan sir. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Ay shit, nawala. Grabe yung kilabot ko. Ayan o. Oh. Oh my goodness. So yan. Hindi ko masasabi kung ano yung nakita ko na yan pero pinaninindigan ko na hindi siya normal. It's something paranormal talaga. Wala pong edit yung video na yan. So, kasama ko pa dyan yung tanod na nakasabay ko para hintayin yung caretaker. Kaya lang, hindi po talaga pumayag at titignan daw nila sa susunod. Nawa ng story yung iba. Ay, she died. Ooh. Ha, baka itong inuupuan ko. Tignan niya natin kung babae ito. Goodness. Wala, walang pangalan. Actually, gustong gusto ko talaga guys mag-overnight. Yung problema lang natin, yung mga taong hindi maganda ang balak. Ito yung nagsisilbing taon kung kailan sila ipinanganak. Hindi ako nagkakamali. O, mga ano yung birth year birth year nila. Year ano nila. Hindi na ano, meron pa yan, ang dami niyan hanggang dito yung sa kabila. 1952 naman itong mga to, 1972, 1954. Dami. So ito yung pinakasimbahan nila mga master sa likod. May mga nakalibing din. Amoy ko yung sambagita guys.
dito ng mismo simbahan.